Ayun, so guys, i-share ko lang sa inyo yung mga nakakatawang story kung kailan ako napagkamala ng si Spencer Reyes. So, unahin ko na yung pinaka-highlights. So, nung dati kasi naging street dance championship sa Riverbanks, Marikina. So, isa kami sa finalist. Tapos nag-champion yung mga kagrupo ko din dati, yung mga street kids na talaga sila. Sila Carlo Quinto, sila Clark, yan. So, naging street kids sila, tapos na-promote sila as street boys. Tapos yun, nangungulit ako, gusto ko, kasi nung kasagsagan, sobrang sikat talaga ng street boys that time. So, nangungulit ako, gusto ko talagang mag-audition. So, pumunta ako sa San Juan, kasi alam ko nandun yung kagrupo ko, si Carlo, tsaka si Clark eh. Pumunta ako doon kahit talagang, alam mo yun, yung talagang hindi naman ako nakaschedule para mag-audition sa street boys. Gusto ko lang sila makita, gusto ko ma-experience, gusto kong makita paano ba sila nagtitraining kasi sabi 11 hours daw silang nagtitraining. Ayan. So birthday ko yun, May 29 that time. So pumunta ako doon, tapos ang naabutan ko, si Kuya Bong Navarro. Si Kuya Bong, sino pa ba yun? Si Kuya Bong, hindi wala si Jong nun eh. Basta si Kuya Bong, tas si Kuya Dennis. Si Kuya Dennis, malupit yun. Yung trainer ng street boys. So, inasar niya ako kasi dun pala, kailangan matibay yung loob mo. So, susubukan nila kung ano, kung baga kung marupok ka. So, parang inasar as... Guys, inyo lahat dyan, ito nga pala ay isang pampag good vibes lang na vlog, no? So, yung mga Marites kasi sa social media, sabi, kamukha ako daw si Spencer Reyes. Yung street boys yan, kasi yung mga 90s, yung mga panahon ng 90s, yun yung mga nakakakilala kay Spencer kasi kasikatan noon ng street boys. Ayun, so guys, i-share ko lang sa inyo yung mga nakakatawang story kung kailan ako napagkamala ng si Spencer Reyes. So, unahin ko na yung pinaka-highlights. So, nung dati kasi naging street dance championship sa Riverbanks, Marikina. So, isa kami sa finalist. Tapos nag-champion yung mga kagrupo ko din dati, yung mga street kids na talaga sila. Sila Carlo Quinto, sila Clark, yan. So, naging street kids sila, tapos na-promote sila as street boys. Tapos yun, nangungulit ako, gusto ko, kasi nung kasagsagan, sobrang sikat talaga ng street boys that time. So, nangungulit ako, gusto ko talagang mag-audition. So, pumunta ako sa San Juan, kasi alam ko nandun yung kagrupo ko, si Carlo, tsaka si Clark eh. Pumunta ako doon kahit talagang, alam mo yun, yung talagang hindi naman ako nakaschedule para mag-audition sa street boys. Gusto ko lang sila makita, gusto ko ma-experience, gusto kong makita paano ba sila nagtitraining kasi sabi 11 hours daw silang nagtitraining. Ayan. So birthday ko yun, May 29 that time. So pumunta ako doon, tapos ang naabutan ko, si Kuya Bong Navarro. Si Kuya Bong, sino pa ba yun? Si Kuya Bong, hindi wala si Jong nun eh. Basta si Kuya Bong, tas si Kuya Dennis. Si Kuya Dennis, malupit yun. Yung trainer ng street boys. So, inasar niya ako kasi dun pala, kailangan matibay yung loob mo. So, susubukan nila kung ano, kung baga kung marupok ka. So, parang inasar-asar ako. Tapos parang biniro lang naman ako. So, yun. Tapos sabi ni Kuya Bong Navarro yun nga. Pagpasok pala ni Kuya Bong, akala ko si Spencer, sayang niyang ganun. So, laki yung tenga ko, laki yung ulo ko. Tapos yon, tapos nagpakita akong gilas ako, nag-breakdance ako, air swipe ako, tapos diretso flare into head spin, nag-combo ako ng breakdance that time. So yun, palakpakan din sila. That time meron akong jowa noon, may jowa ako naghihintay sa bahay kasi birthday ko nga. So yun, nagmadali na ako, umuwi na ako, pero yun yung pakiramdam na nakasalamuha ako sila. Wala pa kasi social media noon, puro Itbulaga pa lang. Sobrang sikat sila sa Itbulaga. So hindi man lang ako nagpicture, na-upload sa yan sa Facebook, sa YouTube. Sayang yung experience. Tapos yun,
Pero nung bata pa lang ako, yung pasikat pa lang yung Street Boys, Tootsie Roll pa lang noon, yung get that Tootsie Roll. Come on, get. Sample lang sa'yo ng Street Boys nung 90s, no? Get that Tootsie Roll. Get that Tootsie Roll. Tapos pag nag-worm sila ng gano'n, yung grupo sila nung nag-worm, doon na talaga palakpakan yung mga tao. So yon nung nasa Jaryo pa lang sila, tapos nag-aaral pa lang ako nun. Alam ko yung tita ko yung una nagsabi. Sabi, si Noni ka mukha. Noni kasi yun talagang palayo ako nung bata ko. Sabi, si Noni ka mukha yung Street Boy. Sabi niya, ganun. Tapos, noon habang lumalaki na ako, nag-aaral ako ng elementary, high school, meron talaga at merong nakakapansin. Sabi nila, kamukha ko daw talaga si Spencer. Tapos yun sa trabaho, yun, sabi nila, kamukha ko si Spencer. Pero si Spencer kasi, ang kapal ng buhok niya. So, hindi ko magaya yung buhok niya na one side na ganun. Ayun. As yun lang, nakakatuwa kasi, yun nga, champion yung kagrupo ko sa street dance finalist. Pero alam ko, ano rin kami, may nakuha rin kaming rank nun. Hindi ko alam kung first or at third yata kami nun. Nakapang jersey kami nun, no? Tapos sabi ni, pagpasok pa lang ni Kuya Jong, ayos ah, sabi niya sa amin kasi naka-jersey kami, malulupit eh. Tapos yon talagang buti nung contest na yon, nung street dance contest, ano tawag dito, natapos na kami sumayaw bago umulan. So umulan nun, talagang swerte talaga. So yon nung kasikatan ng Street Boys, kasi sa Itbulaga talaga sobrang nag-boom talaga, sobrang sumikat yung Street Boys eh. So yan, lagi din ako pumupunta sa ano, sa Itbulaga. Talagang pina-follow ko talaga sila. Tapos yon, merong bundok dito sa amin, merong lupa na bakante, doon ako nagpa-practice ng backflip. So that time, talagang araw-araw nagba-backflip talaga ako. Tapos pagpatagilid yung backflip ko, syempre hindi naman lahat kaya yung street backflip eh. Yung tumbling yun ha. Inaasar ako ng mga tropa ko sa The Street Boys, ginagano ako. So, tawa ko talaga ako ng tawa. So, yun lang. So, ngayon, yan, siguro, ready na ako, no, kapag mayroon. Guys, naisipan ko tong vlog na to kasi, di ba, yung mga napapansin sa social media na kalook-alike, kagaya ni, ano, di ba, yung latest ngayon, si Jericho Rosales, di ba? Parang ano siya, parang, kamukha naman talaga siya, kamukha naman talaga ni Jericho. So, yun, answerte ngayon, so endorser na siya ng mga, ewan ko kung ano mga brand yun, diba? So instant naging celebrity siya, tapos mayroong mga trabaho, may mga offer, tapos syempre, may pera na rin, diba? Pagka na-discover ka ng ganun. So yun, naisip ko to, sabi ko, karirin ko na to. So i-ano ko na, parang from now on, parang simula ngayon, ano, gagawin ko na ano, parang ano ba tawag doon, i-impersonate ko na si Spencer Reyes. So yun, gagayain ko na si Spencer. Okay, idol, yon si Spencer Reyes. So pinag-aralan ko yung istorya niya ngayon. Ang sabi sa social media, isa na siyang bus driver sa UK. Tapos meron siyang tahimik na pamilya sa Scotland. Tapos yon, ang gaganda ng mga anak niya, ang gagwapo. So yon. Shout out idol. So yon, sana suportahan mo rin ako dito sa ano na to, sa journey ko na to. At yon, Kuya Bong, alam mo naman, kilala mo pa ako, Kuya Bong Navarro, ako yung biniro mo na Zumba instructor sa Showtime, nakasama mo na rin ako. So yon, Kuya Bong, maraming beses na tayong nagkasama. Yan, sila Kuya Jong, nakasama ko yan sa It's Showtime. Tapos yon sila, syempre sila Carlo Quinto, sila Clark, yan, mga kagrupo ko yan dati na naging member ng Street Boy. So yon, shoutout sa inyong lahat. So, sana supportahan nyo ako rito sa journey na to, no? Yun. Katuwaan lang naman to. Para maging step to para sa career ko sa YouTube. Okay? So, yun. Siguro hanggang dito na lang muna yung video natin, guys. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief.
able to see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you